Okay, take two. Reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon na ito na nga tungkol pa rin sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Si Congressman at si Mayor Halosos, Congressman ito, okay, ay nagpapaliwanag ng mga kaibigan kung anong ba talaga ang nangyayari, ang tunay na status ng about sa relasyon nila ni Dominic Roque. Okay, katropa ba talaga? O sugar daddy. Ito na mga kaibigan. Clarify lang ha. Baka kasi you know, nowadays sensitive na ako sa mga usapang ganyan. Eh. Kailangan, pati damit ko, kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Nothing against the LGBTQ. Hindi ka tayo lahat. Pero hindi talaga ako. I guess. Kay ikaw bong naman. Sa'yo naman, iba naman bato sa issue. Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations. Ngayon naman, sinasabi okay, na binigyan mo raw siya ng gasolina. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth eh. Kung talagang ito mga sinasabi natin mga basigang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito to, madaling malaman naman eh. Pero siyempre, kung ang purpose is yung pangi-intriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Ano si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan eh. Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati eh. So because mahilig din siyang ano sa motorsports. Mm-hmm. Nung nagkaroon ng ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ano eh, ng Vios Cup. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team, to put a team doon sa karera na 'yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung ano niyan, meron kaming professional driver, tapos nung kumuha din kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So doon sa, si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. So, hindi lang ngayon yan eh. Kung talagang, sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero, wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na ano, no? He's present doon sa, yung contract signing na yon was, yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos doon, may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Ibig sabihin, talagang itong mga kaibigan, ililinaw lang ni Congressman na talagang si Dominic Roque ay tropa lang niya. Okay, tropa, kaibigan, or kasangga. Okay, ganun na nga. Na yun na nga, ka-business partner. Hindi niya binigay yung gasoline station. Ginawa lang siyang model. O mga kaibigan, yan ang sinabi ni Congressman. Nireaction na natin itong kay kanina, si Boy Taloso. Sinabi niya dito na si Dominic Roque ay talagang katropa lang. Okay, hindi siya sugar daddy. Na nababalita nga na siya agad. Tiyaring ganun, hindi daw totoo na yun. Okay, mga kaibigan, continue lang. Kaya ako no, noong una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to ah. Nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Na, tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro, pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ang puso niya yung endorser dahil sikat na rin eh. Ganon, tapos na. Hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out? Wala. Talaga na.
demolition na job. Ayun, because of this, magkakapangil na yung batas, and I will do some legal actions against it. Momotor dati. Every year. Di na ako nakasama sa kanila. Talagang close kayo. As friends. Yeah. Very, very, very close kami. Imayin natin yung issue kasi mga kumakala kay Mayor Bullet mo na sinasabi sa mga vlogs na may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Kapangit naman. Kapangit naman. Kapangit naman. Sugar daddy. Okay. Sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahalin ko. Okay. Okay, magpaliwanag ka. O nga, daddy mula. Daddy mula. Bagla na ako matanda pa. Ano ba naman yan? Actually, yung kondo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And, siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now, and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. Ibig sabihin, yung condo na tinitirhan ni Boyet Dominic, Dominic Roque ay nagrenta lang siya. Sa'yo talaga, okay? Kasi nga mga kaibigan, yun na nga, sinabi daw ni mga nagchismis, na sugar daddy daw ito, binigyan, yung pala naman ay hindi. Yan nga, si Mayor Alosos, congressman, nagsalita na. Maliwanag dito mga kaibigan, na yung mga kumakalat about doon sa tungkol ng hiwalayan ni Bea Alonso at Dominic Roque, itong dalawa na si Mayor at si congressman ay iba, okay? Hindi sila sugar daddy. Ganon, ganyan. Okay, continue lang, konti pa. Okay, continue. Facebook, yung tinatak. Kasi nasabi, sa mga vlogs. Ito mo ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, syempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay ni. Di ba? So, sana naman na itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalist, no? Mga batikang journalist, ibig sabihin si na Christopher Minit yan. Kasi nga, si Christopher Minit, sinagabi niya na. Alam ni Dom na hindi kanya ang kondo. Alam ni Dom na hindi siya ang may-ari at isang politiko. Okay, mga kaibigan, yan na nga, si Mayor Rosos ay nagpapaliwanag na tungkol sa isyo na kumakalat ngayon sa internet na ang katotohanan nga ay si Dominic Roque ay nangupahan lang sa kanyang kondo. Okay, at hindi niya binigay at hindi daw siya sugar daddy. About naman doon sa hiwalayan nila ni Bea Alonso, ay hindi daw sila doon. Nawala ako, okay? Hindi sila kasali, okay, sa isyo ng hiwalayan, okay? Basta't naghiwalay sila, bahala na sila. Ganon, ganyan. Alright, mga kaibigan, may kling reaction video lang ito. At ano masasabi nyo dito sa paliwanag ni Mayor at ni Congressman? Interview dito kay, pangalan nito. Okay, hindi ko kilala kung sino nag-i-interview. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Subscribe to my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.